silipin natin sa labas. Ayan, grabe. Ito sa deck side ko, meron lang kaming pathway papababa ng deck. Ang bigat-bigat. Ayan, dito ako dadaan sa loob ng bahay kasi hindi ako makaikot sa gilid, sa labas dahil sobrang kapal ng snow. Kaya dito ako dadaan. Ayan mga guys, sobrang kapal ng snow dito sa aming likuran ng bahay. Hindi kasi kaagad namin agapan ito last few days ago, parang last week nung mag-fall yung snow. Dahil sobrang lamig, umabot siya ng 30 degrees to 40 degrees. At talaga namang napakahirap kung nung time na yun natin gagawin tong snow na ito. Kaya ngayong Saturday nga, ngayong weekend, ngayon natin naisipan na lumabas ng bahay para ayusin itong mga snow na ito. Ayan, oh. Nalagyan lang namin ng pathway noong panahon na malamig sobra. Last week yun. Ngayong Saturday, itong weekend na ito, dahil wala namang pasok, yan naisipan nating galawin itong ating likuran ng bahay. Pero sobrang matigas yung snow. Na frozen talaga ng gusto. Pero mo naman yung minus 35 degrees. Ayan guys, ako gumagawa ako ng access papunta doon sa aming gate papalabas para yung mga snow ay doon na natin maitapon diretso sa labas. Ito namang anak ko, gumagawa ng access papunta doon sa aming storage, sa aming shed. Kasi nandun yung snow blower at saka yung ibang mga tools namin, mga gamit pang maintenance ng aming backyard. Ayan, nabuksan ko na yung gate namin kasi halos ay close to knee high na yung yung snow na matigas pati. Hindi siya kabilisang tanggalin. Medyo matigas. At yun namang yun namang snow blower na ilabas na nung aking anak. So itatry natin kung ito ay mag-work. From last year kasi, nung spring na at wala nang ganong snow, dinala natin ito sa storage. Tinago na natin. At ngayon lang uli siya nalabas. Ngayong kasagsagan na ng snow, ng lamig. Yan, itatry natin kung ito yung mag-start. Medyo mahirap pa i-startin kapag na-stuck na eh. Electric start to pero hindi pa rin natin sure kung ito yung mag-work. Ayun! Nag-start siya. Pero titingnan natin, obserbahan natin kung ito ay magtuloy-tuloy na mag-work. Kasi na-stuck na ito. Hindi natin alam ang kondisyon itong ating snow blower. Kita naman nyo ang andar. Pang wala sa kondisyon, parang may barabara siya. Ayan. Pero try natin hanggang saan siya aabot. Ay grabe, palyado talaga. Iba yung andar niya eh. Hindi siya tuloy-tuloy. Parang bumubuelo-buelo yung andar niya. Ayun, tumirik na. Yan na nga ba eh. Mahirap pagka-stack. Balik na naman tayo sa mano-mano nito. Ayan, babalik natin ito sa ating storage at gamitin uli natin yung ating manual pala. Pakihirap pa na may pasok nito dahil medyo maliit yung aking storage. Marami naman sa loob. Ayan. Ayan, babalik tayo sa paggamit uli ng ating malaking pala. Tsaga-tsagayin natin. Palapadin ko lang yung access na ito. Hintayin ko na maayos ito. Snowblower para siya na yung tatapos dito sa natitira.
dapat sana marami kayong ating gagawin, pero dahil nasira yung ating snowblower, stop muna tayo ngayon at hintayin natin na makondisyon ito. Matagal kasi siyang nalagay sa storage since last winter. Napatago na siya. So ngayon lang ulit nailabas. Ayun, wala pa kondisyon. Alright. Ayan. Shoutout sa inyo lahat yan. And thank you so much. Bye for now.